Ayan, ngayon mga bata, handa na ba kayong makinig sa sermon natin ngayon? Kung ganun, tayo'y makinig at umupo ng maayos. Ang pamagat ng ating sermon ay ang pagbabalik. Excited na ba kayo mga bata? Ako din. Bago natin simulan, basahin muna natin ang Lucas chapter 15 verse 1. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. Amen! Bakit kasama ni Jesus ang taong gumagawa ng masasama? Tanong ng mga pinuno ng relihiyon. Kaya nagkwento si Jesus tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ganito ang kwento. Bago ko ikwento, basahin ulit natin ng sabay-sabay mga bata ang Lucas chapter 15 verse 31. At sinabi niya sa kanya, "Anak, ikaw ay palagi nasa akin at iyo ang lahat ng akin." Amen. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Hiningi ng bunsong anak ang perang makukuha niya kapag namatay na ang kanyang ama. Malungkot man, ibinigay ng ama sa kanyang bunsong anak ang kalahati ng kanyang ari-arian. Ano nga ulit ang ibinigay ng ama sa kanyang anak, mga bata? Ang kalahati ng kanyang ari-arian. Matapos niyang makuha ang pera, ang anak ay umalis at nagpunta sa malayong lugar. Inubos niya ang lahat ng pera niya. Pagkatapos ay dumating ang taggutom at kinailangan niya magtrabaho bilang tagapakain ng mga baboy. Sa gutom ay gusto na niyang kainin ang pagkain ng mga baboy. O mga bata, saan nagpunta ang bunsong anak na lalaki? Sa malayong lugar. Mas mabuti pa ang kalagayan ng mga tagapaglingkod ng aking ama, naisip niya. Uuwi ako at aaminin ang aking kasalanan sa kanya at sa Diyos. Marahil ay gagawin niya ako isa sa kanyang mga tagapaglingkod. Mga bata, tama ba ang gagawin ng bunsong anak? Yes! Amen! Umuwi ang bunsong anak. Habang nasa malayo pa siya, patakbo siyang sinalubong ng ama at niyakap. Hindi po ako nararapat na tawagin ninyong anak, sabi niya sa kanyang ama. Dalhanin niyo ang anak ko ng pinakamagandang damit, sinabi ng ama sa kanyang mga tagapaglingkod. Lagyan ng singsing ang kanyang daliri. Lutuin ang pinakamatambang baka. Ang anak kong ito ay nawala at ngayon siya ay natagpuan na. Ang panganay na anak ay nagalit nang marinig niya ang tungkol sa pagdiriwang. Hindi ito patas, reklamo niya. Nagtatrabaho ako ng mabuti, pero wala akong nakuha. Inubos niya ang inyong pera. At ngayon, ay ipaghahanda pa ninyo? Ang lahat ang sa akin ay sa iyo, sagot ng ama. Ang iyong kapatid ay namatay na. Ngayon siya ay buhay. Siya ay nawala. Ngayon ay bumalik. Kaya't ano dapat natin gawin kundi ang magsaya? Amen po ba? Amen! Kahit gaano man kalaki ang nagawa nating kasalanan sa Diyos o sa ibang tao, huwag nating kalimutan ang salitang magpakumbaba o magsisi. Mahal tayo ng ating Panginoon at ito ay walang katapusan. Amen! Ngayon naman ay quiz time. Number 1. Sino ang nagmahalan sobra sa kanyang bunsong anak? Pili kayo mga bata. Number 2. Sino ang nagalit nang malaman na ipinagdiwang ang bunso niyang kapatid? Number 3. Mahal mo ba ang Diyos ng inyong buong puso at buong buhay? Amen o no